hapon muli, mga kababayan dito sa Romania. Narito ako muli para ma-interview one-on-one ng ating aspiring candidate for presidency ng TFCR, si Tito Menard Katine. Magandang hapon po sa inyong lahat. Behalf of Pride Team, invite ko po kayong bumoto sa February 9, Bone Straight Pride Team. Thank you. Okay, first question, Kuya Menard. Bakit mag-isip na mag-president ng TFCR, mahihain ka naman ako? Sabi nila, mahihain daw ako, pero hindi. Hindi yun ang totoo. Ang naging inspirasyon ko para tumakbo ngayong mga, especially mga kaibigan natin dito at mga kasamahan. Ako talaga ang inano nila, ang itinuro nila. Na, ano, so ayoko silang biguin pag ako yun. Ano ang mga balak ng project for Paris? Aside from organizing an event, ano pa mga invitation na mga sa seminar na pwede nyo i-organize? Unang-una yung ano namin, yung project ni Vice Helmet Tocado na magtuturo kami na mag-enhance kami ng mga kababayan natin na matuto ng massage, pananahe, pastry making, mga food processing. Pwede nating benta o pagkakakitaan nila pagdating ng extra income ko pa. Ito yung pinaka-main project din para sa ating mga kapatid. Last question is, sa palagay mo ba, mayroon pang hindi nagagawa nung nakaraan, ay yung outgoing na mga officer na pwede mo gawin? Meron, actually, ang mga nagawa nila, pwede naman namin ipagpatuloy pa yung mga pwede din namin. Yung mga nagawa na nila noon, continuous lang po yun, wala pong ma-erase yun. Bagkos, dadagdagan pa namin yun, yung mga pwede namin didagdag na mga project. Unlike ng unang-una yung transparency, ina-advocate namin sa mga botante namin na magkakaroon po tayo niya kung may maghala. At saka yung pangalawa, yung tawag dito, yung monthly namin na pagre-report sa taong bayan, true life, ire-report namin kung itong week na to, sino natulungan, anong nangyari sa mga babae, mga natulungan tayo, or may darating na mga guests natin, mga simpleng ano lang. Actually, ang gagawin lang namin dito yung basic governance na sinasabi. Napaka-basic lang ng kasi konti lang naman tayo, din pa tayo ganun karami. So, basic governance lang siguro, tsaka yung siyempre, yung unity na ina-advocate ng bawat isa sa mga kumakandidato ngayon, lahat yan ang gusto namin. Okay, important question lang po yan kasi marami na sa mga pamilyasaan, marami yung bulong-bulong, mga ganun, kalaaway. How do you campaign na mag-peaceful ang ating pamilyasaan? Pag ako nanalo, ako tatayo bilang tatay ko sa ating bawat anak ko, hindi ko papayagang mabuli. Tulad ng ginagawa ng ibang tatay sa kanilang mga anak. Okay, last message for the Filipino. Yun nga po, mga kababayan, sa February 9, ito na po ang pagkakataon nyo. Binigyan po namin kayo ng pagkakataon na mamili ng mga inyong mga gustong iboto, ihalal. Sana po, vote wisely, vote pride team, na appeal po namin yan. At di po namin kayo bibigyan. Maraming salamat po. Okay, thank you, Pia. Thank you, Beverly. Sa ating mga kababayan dito sa Romania, welcome sa aking one-on-one interview with Miss Elvet Tambado. Running for Vice President ng TFCR. Ate Elvet, gumati ka mo. Hi, hello. Una-una sa lahat. Hello sa mga manonood. And thank you, Beverly, sa yung time para ma-interview. First question, bakit po
vice president ang napili mo na posisyon, hindi yung president. Kasi si Kuya Minard, mas mahiyain. Ikaw yung medyo, ano lang dating, medyo strong. Bakit napili mo na vice? Kasi unang-una, may tiwala ako kay Minard, being a president, And nakikita ko sa kanya yung ano yung quality ng pagiging president. And besides, bukod doon, ako ever since sumali ako sa mga organization, kahit ibang organization, lagi nang sabi sa akin, lagi nila ako yung offer ng posisyon. Pero sinasabi ko, hindi. Kahit ibigay mo pa ako sa pinakamababa na posisyon, pero gagawin ko pa rin ang trabaho ko. Alam mo yun? So, yung being vice president is just parang name lang yun. Isang posisyon lang siya. Pero hindi yung pwede mag-dignify sa'yo na yun lang yung pwede mong gawin. Na vice president ka, ito yung gagawin mo. Alam mo yun? So, lahat kaya mong gawin. So, yung vice president, yun yung binigay nila siguro sa akin para maging perfect na tandem kay Meron. Okay, nasabi mo, nabanggit mo na ano pa may mga offer na position sa'yo. Pero bakit hindi mo tinanggap? Bakit ngayon ka na nagsumali sa mga ganitong... Actually, sumali na ako. Dati kasi dun sa isang organization, hindi ko nagbago ang ganitong pangalan. Yeah. Yung name niya kasi nga baka... Sumali na ako dun before and pinuha nila ako. And being a treasurer doon sa grupo na yun, ang una-una ko kagad sinabi sa kanila is sasali ako sa grupo ninyo, sa organization ninyo. Pero, and it doesn't matter kung ano ibigay niyo sa akin posisyon, pero gagawin ko yung trabaho and sana yung mga ideas ko, yung mga ano ko, sana i-accept niyo. And isa talaga sa pinaka agenda ko ng time na yon is yung transparency, which is ginawa ko siya on the first year nung organization na yon. Kasi nalihan ko na after nung event nila ng General Assembly na, pinakita ko talaga yung kung saan napunta yung fans, sino yung, kumbaga, saan ang galing yung mga sponsors, saan na napunta yung mga sponsors, magkano natira, napakita ko yun. So kung titignan lang nila uli, kasi open naman yun sa public, yung ano na yun, yung documents na yun, nakikita nila na nandoon pa rin yun. Siguro yun yung gusto ko na, kasi sinasabi nila, imposible, wag. Kasi the more, yung personality ko, kasi the more na sinasabi sa akin na, wag, hindi ganito. Mas lalo ako nag-trigger na, gawin siya. I want to become different. Kasi hindi naman palibasa, different ka eh. Iba ka na, di ba? Minsan, you need to stand dahil alam mo na may mga taong gusto rin yung ganong kaisipan. Wala lang katayan, wala lang, kumbaga parang hindi na nila kaya pang tumayo. Alam mo yun? So, siguro yun yung, isa yun sa personality na yun siya. kung sakaling mananalo ko, ano ang unang gagawin sa, ano ang unang mga educational na i-organize ng TFCR? Kung sakaling mananalo ka, ano ang mai-contribute mo sa community? Oh, sinabi ko na kay Menard before pa lang, basta ako pag tayo nanalo, ang gusto kong hawakan talaga is yung sa business side. Kasi yun yung ano ko eh, yung talaga yung parang passion ko. Kasi ako yung gusto ko talaga yung bukod sa meron akong monthly income, gusto meron passive income din. Na ano, kaya natutuwa ako kasi tawag dito sa pagsali ko rito, sa pag-grad ko as vice president, marami akong nakita na nagusto rin nila yung ganun. Alam mo, may mga nagte-text sa akin na gusto ko yung sinasabi ni ganito. Kasi alam mo yun, na willing ako. So, yun yung isa sa mga talagang iyan ko na kasi pag kami kasi nanalo, ang mangyari kasi, talagang division ng board, hindi yung sa isang tao lang. Alam mo yun? So, ako, sinabi ko na kay Menard, ang gusto kong talagang gawin, mag-focus ako sa mga projects. Yun nga yung para sa mga project na naisip ko, yung mga matagal ko na iniisip dati yung massage skills. Kasi ako, personally, nakakatulong sa akin yung massage na ginagawa ko. Extra income. Tapos, yung cooking skills na para mas mahalin ka ng employer mo, di ba? Pag nasiluto mo sila ng masarap na pagkain, magusto nila. Tapos yung financial literacy na gusto ko talaga na para, kasi hindi pa yung isipan natin, lagi na tayong parang nangyayari nga kasi parang nagkatrabaho tayo dito pero yung pera natin para padala natin sa Pilipinas, ganun automatic eh. So gusto kong in as
small way, mabago yung ganung mindsetting natin. Kung sakali na ikaw lang ang nanalo, tapos yung iba ang naging presidente, are you willing to work with that person sa grupo ng ibang actually, yun ang natin sa kanya. I will try my best kasi nga unang-una na nominee, ako baga elected ka eh. Hindi ka tulad before na-appointed ka lang. So, ako talaga real talk lang ang usapan na ano. Ako, pag kunyari gano'n nga ang mangyari, ilalatag ko yung platform ko. Ito yung gusto ko. Papaliwanag ko pa paano siya gagawin. In what way, di ba? And then, kung hindi nila tanggapin, I will try na to fit in sa ano yun, sa team na yun. And then, pero kapag medyo parang toxic na siya, stressful na siya, na parang alam mo yun. Kasi di ba meron tayo minsan pag may gusto ka, talagang you want to insist. Pero pag, kapag tipong kahit ano, tumambling-tambling ka na, wala nang ginawa mo at wala pa, ayaw pa rin natin, leave it like that, bye-bye. Parehas kayong malalakas ng inyong mga kalaban. What can you say? Sa sinabi ko, nakita niyo na ako yung nagawa nila. Ilang taon na sila na may ginagawa. Pero tawag ito, subukan niyo naman kami na subukan niyo yung team namin, yung pride team. Kasi hindi kayo magsisisi pag sinubukan niyo yung team namin. Kasi talagang may nakalatag na kaming platforma. Kumbaga, meron kaming guidelines na yun ang susundin namin para magawa namin yung, kasi lang ng organization, kailangan talaga merong platform, may guidelines, importante yan eh. Yun yung maging parang focus mo kung saan kayo pupunta. Without mission, without goal, without platforma, ano eh, kalat eh. Diba? So kung online pumasok na kami, ang writing, meron kami. So, ayoko lang banggitin yung kung ano yung ano. Basta nakita nyo na yung pagkakaiba. So, this time for you na mag-decide para sa, hindi para sa sarili nyo, para sa komunidad, para pag sinabing community sa Romania, ah, maganda to, progressive, yung mga tao, alam mo yung parang sa, diba, yung mga tao na, ay, yung mga workers ng Romania, bukod sa ganito, alam mo yun, yung ano sila, active sila, financially stable sila, yung mga ganun. So, yun yung ano. Last message sa ating mga kababayan na bumoto? Yun lang. Sana vote Pride Team straight. Kasi hindi po kayo mag-assist talaga. We will do our best. And just give us a chance na makaupo. And then sana yun lang. Voto nyo lahat ng nasa Pride Team. Alam ko may kanya-kanya kayong mga vet. Pero wag sana yung wag niyo silang iboto dahil kaibigan niyo sila. Kasi yun yun, di ba? May mga ganun. Iboto niyo sila dahil alam ninyong may potential sila, makakatulong sila. Kasi whatever happens naman, manalo matalo, magkakaibigan naman tayo. So, yun lang yung boto ko. Kaya, yun lang, last word ko. Thank you. Thank you, Bae, sa pag-ano mo sa amin. Sa amin. So, this is Pride Team. Interview natin si Miss Itrio. So, sino ba si Etero Regis? Sa mga kababayan natin sa Romania, ano nga pala yung tanong mo? Sino ba si Itin at bakit si Itin ay pwede natin i-vote ko? Bakit anong goal natin dito? Ako nga pala po si Itin Pajardo, tumatakbo ng secretary ng tumatakbo po ako bilang secretary kung pamahagi at makatulong sa komunidad ng TFCR. So kung makita nila kung ano talaga yung sino ito, hindi naman as in masaya nila, meron dito tayong kakayahan na kaya kong i-share. So ayun lang po ang makakapagbigay sa akin kung ako po ay maibigay ko yun. Pero kung hindi rin po ako papalarin, handa rin po ako makini-share kung ano po ang aking nalalaman. Tungkol naman po sa
sagot na question ni Ma'am Anubet. Ang goal ko kasi hindi ko mo nakita mo ang isang tao ganun lang, hanggang doon lang siya. Misa kasi kailangan tingnan natin kung ano yung positive side niya. Na kung kahit pala ganyan si Ethel, talaga palang meron pala siya kayang iano. Kasi hindi ko naman yung kailangan natin i-judge ang ating sarili. Kagaya ko, maraming nagsasabi na, kung ba't mo iano si Ethel, puro saya lang, tawa lang ang alam niya. Hindi naman po siguro sa gano'n. So, gusto ko po kasing mapa-unlad din po ang TFCR. At saka po, sa nakikita po kasi minsan, wala pong boses ang mga kasama nating mga Pilipino rito. Minsan po talaga, sa magmamasisto sa loob na 5 taong po kong magtatrabaho dito, marami po ako naririnig. Wala silang boses. Hindi nila kaya magsalita sa mga nakatayo. So, nandito po ako para po maging boses ninyong lahat. Hindi lang po ako secretary. Lahat po kaya po kong gampanan. At yun po, hinihingi ko sa inyo ng pagkakataon, nabigyan niyo po ako kahit isa. At ito, papalarin po lahat po, sana kami isama niyo na po. Para po talaga, maipakita namin talaga yung team pride na pagbabago na matagal na rin hinihingi at naririnig ko sa mga nasa tabi-tabi lang. Kasi yun po talaga, kailangan nila ng isang kayang magsalita na prangka. Ako po kasi prangka po akong tao. Alam po na nararamdaman. Kaya pasensyahan niyo po kung minsan po ano, talaga pong prangka lang po ako. Kaya kong sabihin kung ano po ang kaya kong nakikita at naririnig. So, mga kababayan ko rito sa Romania, suportahan niyo po ako bilang sekretaryo ng TFCR. Nandito po ako para sa inyo. Boses. Hindi lang sekretary, boses din po. So, bakit po sa, kasi pwede ko, bakit po sa pride team ka nag-line up, pwede ka naman po pala na sa iba? Noon po kasi, sa pride, yung una po kasi talaga, biruan lang po talaga yung pagtakbo ko. Dahil po nung volleyball summer league po. So, si Atelbit po, nakitaan niyo po ako ng potential. So, nung nakitaan niya po ako ng potential, sabi ko sa sarili ko, ba, meron palang taong nakakita ng potential ko. Na kaya ko palang may panilindigan ako sa nakita niya sa akin. So, sabi ko, kailangan ko sumugal. Merong isang taong nagtiwala, sana lahat kayo pagtiwalaan niyo ako at maipakita ko sa inyo kung anong kakayaan ko. Yung mga nakasama ko sa volleyball league, kilala niyo na siguro ako kung ano yung sinasabi ko sa inyo na nakitaan sa akin ni Ate Elbert. Kaya po nakuha niya po ako, isa sa team ng writing. Proud po ako na isa sa kasama nila dahil hindi ko po akalain na ganun po kaganda ang kanilang adikain para po mapagbago po ang TFCR. Kaya please po, straight boat, strike team po tayo sa darating na February 9. Huwag na huwag naman pong kalilimutan. Lalabas na rin po ang aming sample ballot. Kaya wait lang po tayo. Darating na po ang ating sample ballot. So, pwede kang tama tayo yung ano mo? Pwede kang pagalan? So guys, huwag niyong kalimutan. Iboto lahat ang pride team dahil para sa akin, no? Nung una ko lang makita ang kanilang lineup, talagang ang puso ko ay nandoon na dahil nakita ko kung gaano sila ka-dedicated sa kanilang mga adhikain. Kaya, huwag matakot sumubok dahil tayong mga Pinoy ay talagang sumusubok tayo sa lahat ng bagay. Hindi tayo lang nag-stay sa isang bagay. Kung bagay, sumusubok tayo para may makita natin kung ano talaga ang hinanap natin. Kung ano ang mga nakaraang administration. So siguro naman kung sila ang papalarin, ganun din ang gagawin nila. O higit pa. Kasi ang tao ay hindi pare-pareho ang mga idea at mga discarding. So, dito sa Pride Team, nakita ko na talagang ang kanilang lineup, kung sila ang ibuboto natin, ay nakikita kong merong pagbabago. Ipahabol lang po ako. Manalo-matalo po kami, nandito po kami. Huwag po kayong mag-atubili. Send a message, chat, text, anytime. Nandito po kami, hindi po kami magbabago. Tandaan niyo po yan.
kahit po ano mangyari nasa sa inyo, pero mas maganda po kung kayo po mismo ang maglulok-lok sa amin anytime po. So, try team, God first. Thank you sa ating mga babae sa Romania. Welcome sa ating one-on-one interview with the aspiring candidate ng Pride Team, si Miss Josephine Rapito, na tumatakbo bilang treasurer ng ating komunidad. Makita mo na ate at welcome po sa ating mga viewer. Happy weekend. God is first. So, atitin po tayo for the one-on-one interview. Have a blessed Sunday. Okay, first question natin. Bakit ka tumakbo sir, at bakit sa mas mababang posisyon? Okay, dahil itong tinakbo ko na mababang posisyon, dahil gusto ko na maiayos kung ano man ang meron income or outgoing ang ating community. Dahil as my experience, so meron akong alam kung paano iayos ang ating income and outgoing. Okay, sorry for this question. Kasi may controversial. Nung dati kang namuno as president, bakit po hindi natuloy yung ID na sinasabi niyo? Okay. Yung kung ID na naiipan noon na may registration, ganito po yun. Totoo po na noon nag-iipan po kami kategorilay para sa mga new members. Pero po doon sa mga dati na po, hindi po sila nagbayad ng tribute. Okay? So, naisip po namin dahil noong time, meron akong ID. So, at nagkaroon na rin po ng contribution noon. So, itinuloy na po namin. Kaya nga po yung old member, hindi na po sila nagbayad ng 30. So, yung old member, hindi po sila nagbayad ng 30. Yung po mga new member lang ang nagbayad ng 30. Yes, supposed to be meron tayong ID. Pero, dahil nga po sa inilapit namin sa NGO para ma-register ang ating community, ang sabi nga po, ay useless ang ID kung hindi na registered ang ating community. So, what for po nagagawa tayo kung hindi din naman magagamit ang ID? So, ang pera po, ito po ang pagkakamali namin na hindi namin naipaliwanag sa lahat ng mga member na yung pong pera ay nagamit po na binili ng mga properties like po ng flag stand, sound, at mga costume na ginagamit po every Independence Day. Dahil po, ang iba po mga kababayan gusto nilang mag-join, makisali sa sayaw, but then, ang sabi nila, gusto nila sumali kung may costume na. Kasi ayaw naman po nila mag-provide or kumastos ng sarili nilang costume. So, doon po napunta yung pera. Then, the rest po ng cash, na-turn over po namin yung cash na yun na nga ang naiwan sa pera noon. Kaya hindi nila ipa yung pera ng mga nag-register kasi binili nyo ng mga property na gamit dahil as in zero kami noon, nakuha pa kami sa zero, as in wala kami dinamit, as in wala talaga. Ang na-turn over lang sa akin nga, sinasabi ko, inuulit ko, yung nanggaling sa admin ni Marlene, siya po yung na-turn over ni Grace. Yung po yung yan. Kaya, then the rest po yung po yung nagamit na naibayan nila na registration. So, yung po yung iba na may printer, mayroong mga properties ang aking community. Okay. Ano po ang sasin nyo sa mga mutante? Last message sa mga mutante? Sa inyo po mga kababayan namin mga mutante, lalo na po sa mga buruan, ang masasabi ko lang po sa inyo, dito po kami, ang Pride Team, para po magkaroon ng kaliwanagan at i-apply po namin ang aming plataforma at ang aming mga nasabing plataforma sa inyo.
at hindi po kami nangangako, pero gagawin po namin ang lahat ng aming nakakaya para sa aking ikabubuti ng ating komunidad at sa darating po na utuhan, right din po, straight po, para sa ating pagbabago. At Josephine po, for treasurer, salamat po and God bless you. Okay, thank you very much. Sa Romania. Welcome sa ating one-on-one interview with Zene Rivera, running for auditor sa TFCR. Ate Zene, bumati ka. Hello po mga kababayan. Ako po si Zene Jody Rivera, ang iyong lingkod. Ako po ay tumatag po bilang auditor sa lineup ng Pride Team. Magandang hapon. Unang tanong ate, bakit siya nag-run bilang auditor at sino ang nag-run? Ako ay tinanggap ko ang posisyon na ito. At bakit? Dahil ako ay napakita-kitaan siguro ng nabighali sa akin si Elbet. Nakita niya na siguro na ako'y matapang at ako'y kanyang kinumbinse na tatakbo bilang auditor. Pinag-isipan ko kung ito ay kakayanin ko ba o hindi. Napag-isip-isip ko kaya ko dahil ito ay pinagdaanan ko. Kaya sabi ko, tutulong ako sa mga kapwa nating Pilipina na may mga problema din. Yan lang. Okay, ang mga kalaban mo medyo kilala. Okay? Anong masasabi mo doon? Are you not confident to win? Or... Sa totoo lang, ito ay talagang totoo. Alam ko na medyo tagilid ako, pero confident ako sa sarili ko na kakayanin ko to, na ako ay maluluklok. Pero siyempre, nasa tao ang magdidesisyon kung ako ay gusto nila. Pero kung sino man sa tatlo, sa dalawang kasama ko ang maluluklok, eh walang sakit sa akin dahil sila'y pare kong kilala at alam ko naman na sila'y okay. So wala lang sa akin, pero hinihiling ko sa mga tao na sana buong Pride Team, straight Pride Team po. Okay, thank you very much. Good afternoon po. Ito po, si Lili Gana. Pwede po ba namin malaman kung sino po kayo? Okay po, ako po si Cindy Gana. Tumatakbo bilang PRO, Public Relationship Officer ng Pride Team po, under po ng Pride Team. 5 taon po ako dito sa Romania. And actually, ang pagkakakilala nila sa akin is maingay ako at madaldal. Yun ang po pagkakilala nila. Bigyan po lang po kayo ng hint kung ano po ako talaga. Isa po ako sa naging biktima dito sa Romania actually. Nag-iisa ata ako kasi ako lang yung tao dito. Ako lang yung worker dito na nagkaroon ng 3 cases before sa aking past employer. And para to be short, ang story to be short with it, nanalo po ako sa tatlong kaso na yan sa tulong po ng naging presidente 2015, naging presidente po ng TFCR, ni Josephine Apico. At the same time po, sa naging boss ko po ngayon, na siya po yung tumulong sa akin, siya po yung nagsuporto sa akin all the way down para po mapanalo ko po yung kaso namin, sa impactong kaso ko. So, paano ma-engan yung mga botante na ito na talaga nila as a group? Sa mga kababayan ko pong OFW, ito po yung isa kong pakiusap. Ako po, handa po akong tumulong, actually. At tumutulong po talaga ako. Tumutulong ako na sikretong tumutulong. Kumbaga, ang term ko kasi pag ako ang tumulong is invisible lang po akong tumulong sa mga tao. Kasi ayoko po ng publicity. Marami na po akong natulungan tao. May isa dito community dito sa Romania na ako po yung takbuhan nila. Legally, simula sa maliit hanggang malaking bagay na hinihingi ko nila yung tulong sa akin. So, hindi ko po yung... Kasi nasa puso ko na eh. Dahil po sa nangyari sa akin, sa experience ko dito sa Romania, nasa puso ko na yung pagtulong talaga dahil ayoko sa kababayan natin na maramdaman din nila
na nag-iisa sila pag in terms na nandiyan ako sa laban nila, sa problema nila. So yung maano ko lang is yung through my experience, yung maitulong ko kung ano po yung aking kaalaman sa laws dito, ang ating karapatan ko dito, kung paano po mag-ipag-deal sa amo, employer to employee, kung paano po natin ipaglaban po yung ating rights dito sa Romania as a foreign worker po. Yan po yung isa kong maitulong, maiampan sa community po natin dito sa Romania. Okay, last question. Bakit po sa pride team po kayo na-line up? Kasi po, kami pong pride team, sorry, yung presidente po namin. Bakit ako sa pride team? Kasi po yung presidente namin, yung adikahan po ng presidente namin is tahimik lang po siya, pero yung adikahan niya po is makatulong talaga sa mga kababayan. Yan po yung isa namin, ano, makatulong pa kami sa kababayan. Ang pangalawa po, ang bumubuo po sa pride team, lahat, from president to the rest, ang bumubuo po kasi meron po kami kanya-kanyang kaalaman, actually. Meron po kami kanya-kanyang idea, which is nagkaisa po kami yung idea na yan. Para po bumuo, nabuo ito yung pride team na ito. Dahil po sa pagkaano namin, sa amin po ha, sa amin team, is alam po namin na mayroon po kami kakayahan. Mayroon po kami kakayahan na tumulong. Mayroon po kami kakayahan to serve our community. Mayroon po kami makontribute po ng bagong idea sa ating community. Okay. So, guys, ito na ang pagkakataon. So, Both Street Pride Team. Thank you po. Sa ulit din po, ako po ay humingi sa inyo ng tulong. At this is the challenge, lahat po sa atin na bumoboto. This coming 9 of February, sa Sunday na po yun, 10, ang butuhan po is 10 to 3, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po. Please po, vote Pride Team. Straight po. Sana po, tulungan niyo po kami na, po, na kami po ay makaupo sa TFCR officer po. This February 9 po. Maraming salamat po and God bless us all. Ating mga kababayan. Welcome sa one of my interview with Eric De La Cruz. Yeah. Aspiring candidate ng Pride Team bilang PRO. Eric, kumati ka muna. Hello nga pala sa mga kababayan ko sa Romania. Magandang hapon at lalong-lalo na kayo, Ms. Beverly. Salamat sa oras mo sa amin. Yun lang. Okay. Bakit ka sumakbo? Alam nyo noon na talaga, kasi yung pagtakbo, hindi yan yung privilege na. Yan, obligasyon yan. So, sa tagal ng experience ko, tapos sa tagal na rin siguro yung pagkatrabaho sa Romania, marami ko na kilala. Nakita ko naman yung mga iba't ibang problema. Kahit PRO, marami ko may ampag nilang dahil nga, sabi nga nila, pakikipag-usap sa tao, sa lahat. Siguro experience ko na rin, lalong-lalo sa mga ibang bagay. Speaking of my ambag, ano ang bagay na pwede may ambag sa community? Ako sa totoo lang siguro, kaya ko yung bago pagiging pakikipag-usap ng kapwa, kababayan ko, patungo sa mga gusto nila magkatrabaho na employer o sa bigyan sila ng kumbaga lakas ng loob na ilatag nila yung mga kagustuhan nila bilang manggagawa para at least mapag-usapan nila ng tama at nang wala na yung iba kasi ang nangyayari basta nakita lang malaki sa grab agad pero hindi nila alam yung consequence na. Siguro dapat ma-aral sila na tamang pakikipag-usap yun din, pati yung mga privilege nila, lalong-lalo na yung mga makataong pagtulong sa kanila, dapat na pag-usapan yun siguro. Kasi yun din naman ang ginagawa ko sa dami ng katrabahong Pilipino sa kumpanya. Yun din ang ginagawa ko. Dapat na gawin natin, doon natin kapayaan na malagay sa alangan ng katrabayan natin. At the same time, mapareas yung tapos kung ano yung kinatrabaho ko. Siguro yun lang kaya ko ibigay sa ngayon. Pero mas marami pa. Siyempre, kailangan pagbigyan nila ako, maupo dyan. Kasi mahirap gumalaw na hindi nakaupo. Okay. Halimbawa lang na ikaw lang ang nanalo, tapos ta, katrabaho mo yung iba, yung ibang party mo. Ayawin, ayawin, more than that.
sa akin challenges na mas gusto ko. Para siguro kung sila yung sabi nga, may experience sila. Baka may makukuha ako sa kanila. Pero sisiguraduhin ko may makukuha sila sa akin. May matututunan din sila sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi mo nagtatanong. Supervisor ang trabaho ko dito. To supervise. Ang hawak ng tao, almost 80 person. Ganon. Kasi siguro yan mayayari. At the same time, lahat ng mga hinahanap ng tao, kung meron man hindi sila naipakita, ako willing akong tumayo dyan o makipagsapalaran sa kanila kahit anong sila nag-iisa ako. Unang-una dyan, ako talaga gusto ko transparency. Be honest lang. Mapera, madokumento. Gusto ko lahat buwan-buwan nakalatag sa mga kapabayan. Last message sa mga kababayan ko, sana pagbigyan nyo kami, hindi lang ako, mas magano ako to, buong team namin na pride team na solid, madala ko lahat, o madala kami ni Maynard, lalo yung presidente namin, mas makakakilos kami na maayos. Pero siyempre, nasa kamay nyo ng pagboto, kaya kung malalagay kami dyan, mabibigyan nyo kami ng pagkakataon, maraming maraming salamat sa mga kababayan ko, buboto sa pride team. Yun lang po. Na isa sa campaign manager ng Pride Team. Pwede po ba makikiusap po ako sa inyo? Please lang po. Parang oo nyo na. Voto nyo po ang Pride Team. Maasahan nyo po talaga. Sila naman po si Madam Gigi. Ako po si Gigi David. Ay, pinakamaganda sa Romania. Please po for Pride Team. And I am Kabalen Box, ang inyo pong lingkod, Joe David, nangangako sa inyo, manalo matalo, patuloy po ang paglilingkod. Walang halong kaplastikan kung ano pong aming pinangako, yan po ay tutuparin ng aming team. At lalong-lalo na, hindi po kami titigil, isusulong namin ang anti-bullying hanggat may binubully sa kamandidat, magtatagumpay at mananatili ang Pride Team. Kaya sa February 9, ang inyong balota, Pride Team Straight, kakambal ng inyong kabalin. Thank you po. Thank you. Ano yan, parang